cellophane, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Hey guys, so today, nag-message sa akin yung friend ko na dumating na raw yung isa kong order. And thankfully, isa lang. Si S.H.F. Shinkoccou Seihou Kamen Rider Black. Yeah. See? Kamen Rider Black. Mask Rider Black. So, kung di nyo alam yung Japanese na tawag, it's Kamen Rider Black. Pero, syempre alam nyo yan. Yun, kaya darating lang nito. Kung di ako nagkakamali, ito yung third version na ginawa ni Bandai for Kamen Rider Black. So, ito yung version 2. Yan. See? The difference sa packaging. Wala akong version 1. Version 2 lang. Then, wala rin akong Battle Hopper and Road Scepter. Kasi nung time na nirelease yung mga yun, mahal sila. And hanggang ngayon, mahal sila. Hopefully, ma-reissue or magawa ng bagong version. Kahit Battle Hopper lang. Ayun. Yan, nakita natin. So, ito, si Mask Rider Black din kasi ang paborito ko talagang rider nung bata ako. Ito yung madalas na pinapanood ng kuya ko sa, I think, Channel 13 pa ata yun. So, tabi muna natin yung version 2. Okay? Yan. So, tingnan natin. Unbox lang natin. Hindi ko alam kung i-review ko ba ito kasi hindi naman ako marunong mag-review talaga ng maayos. Gusto ko lang siya i-unbox. Hindi ko pa siya na-unbox yung mula kaninang dumating. Diba? Kasi may cellophane pa. Okay, so, cut na natin to. So, pag nagkamali ako, this is it, pansit. Wala nang post-post tong video na to. Ha? Okay. See? Diba? Sulat yan, silver. Alam mo, relo. Bayo. Authenticity. Oops, sorry pa. Ang daliri ko. Authenticity sticker. Okay. Imagination. Yeah. Okay. Yan. Yeah. Mas prefer ko itong ganitong packaging. Totoo lang. Kasi para siyang cellphone lang. Then, nakita mo silver. Okay. Ang cons lang siguro ng ganitong packaging is hindi mo kita yung loob eh. Kung halimbawa, bibili ka sa isang shop, then, di mo siya matcha-check kung kompleto or may issue or may damage sa loob. Unlike this one na kita mo na, di ba? Although, minsan yung mga ganito kasi may surprise item dito, pero ito, wala to. Hindi nasa kamay lang talaga yan. Okay? So, yun. So, pero meron na mga shop na pumapayag na buksan to. Check. Meron na mga shop na nagpapabukas din ito, pero kailangan mo nang bilhin. Hindi ko alam kung sisirahin ko ba ito. Okay po. Sayang kasi eh. Pero, ano ba? Okay. Sige. Punito lang na. Ayun. May dumaw na sasakyan. Okay. Yan. Kapuksan. Okay. So, yan. This is it. Okay. Dapat may theme song to na. Ano eh. Yung dun, 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 okay. The smell of a new figure. Diba? May black. May ganito pa. Ah, yung manual. Okay. Okay, okay, okay. See? So, pareho lang din yung version 2 na kamay. Okay. So, I guess this is ito yung default. Yung posing yan. Yung hawak eng-eng na kamay. Yung sungay. Okay.
ulo pa lang, talo na. Ulo pa lang, talo na. Diba? So, after this video, after natin buksan yung picture, I'll do a little picture para makita na, makita nyo lang. By the end of this video, ilalagay ko. Pero syempre, pabilisan lang. See, look at that. Diba? Mas maganda ganda yung ganitong packaging. Pero, as usual, yan lang siya. Kamay. So, first difference, yung antenna meron. Huh? I think extra to eh. Extra antenna ata. Ito. I think extra antenna nga siya. Sampung kamay, si version 2 ba yun? 2, 4, 6, 8. Ha. Okay. Oh, yung bulan siya. Si Ultraman, nangihina. So, ito. Yung si version 2 is 8 lang. 8 lang yung extra, yung hindi siya extra, alternate hand siya. Then, ito kasi may default na close, na clench fist. Then, may 5 pairs ng kamay. Okay, so, tingnan natin. Ba ito nakatape? Uy, may puwet. May puwet. Ano pa si Jollibee? Okay. Oh, sarap. Pakinggan. Malutong. Parang chicharon. Oh, may tricycle na naman. Okay. Eh, walang laman. Puwet lang talaga. Okay. See. Diba? Ano ba naman hindi o-order niyan? Nakita mo yung tsura na yan. Diba? If nag-own ka ng version 1, then nag-skip ka to this version, sabi ko sa'yo, halos hindi mo papansin yung version 1. Okay? Diba? So, ultimo yung details ng parang leather niya, diba? Then yung mga parang ugat-ugat. Ugat-ugat niya sa katawan. Almost updated. Pero sige, just for comparison reason, ilalabas ko si version 2. Okay, pero bago ko ilabas si version 2, tingnan muna natin to in close up. Ang gininyan ko pa, no? May tricycle na naman na tumahan. Okay. So, yun. So, I think extra nga itong antenna. Which is good. Kasi honestly, yung version 2 ko, nabaksa ko yan. Na-UP yung antenna. Buti hindi nabalik. Naibalik naman. Mas maganda yung storage niya. No? So, lahat siguro ng ganitong box. Ganyan. So, yun. Ilabas natin si version 2. So, bago ko picturean, bago ko ilagay sa end ng video na to yung pictures na may sound effects ko na sarili kong sound effects na tun yan, may battle hopper. Sana ma-reissue or mas magandang battle hopper sana. You see, ayan, nakikita niyo yung date. Ha? 2013, Bandai, 2013. Okay. So, hindi ko talaga actually maalala. Pero alam ko, nagkatrabaho na ako nung binili ko ito. So, kung 2013 ito yung production ito, 2021 na. Imagine how many years na. Okay, so ayan. Ito si version 2. Okay. Ayan, paano nga ulit ito. Naalam ko na ako kante. Yes. So, kung nagtata kayo, bakit naka-tago ito? Hindi ko siya ma-display kasi wala siya mapaglalagyan. At out of place siya kasi dalawa lang talaga kamen, ang Kamen Rider ko. Yung isa si Pais, version 1. Okay. So, tingnan natin. Ito si version 2. Tingnan niya, yung katawan nito,
payat. Diba? Pero during that time, nung release na nung binili ko to, sabi ko, ayos ah. Comparing sa version 1. Sabi ko, okay na. At least na-update nila. Mas maganda na. Pero, unfortunately. Pero, nung na-release nila to, last year ba? I think. Kita niya yung pagkakaiba. Diba? You see, yung details. Kung pag-close up yan, nakita niyo yung chest niya yan, hanggang sa legs. Except yung shoulder pa tsaka helmet. Nakita niyo yung pagkakaiba na parang siyang leather. Pero plastic. Hindi rin siya gomat. PVC ata to. Not sure. Yan. Diba? Pati yung Kingston Flash. Diba? Kita niyo. Nakalabas na. So, makukuha na siya ni Gorgon. Diba? This is the version 2. Nakita niyo yung pagkapayat. Pero maganda pa rin yung itsura, diba? Pero nakikita niyo pagka-glossy. Wala yung details na. Although yan, may mga stretch. Ano? Yung pagka-glossy niya. Tsaka yung Kingston Flash niya nakita niyo nakalubog. Ito, nakaumbok na. So, I think kasi ito natatanggal. I think natatanggal din naman to. Hindi ko lang nasubukan. Ever nung binili ko to. Pinopost ko lang. Pero ito, I think natatanggal to eh. Kasi nakita ako ng pre-order ng replacement nito. Pati ng ulo. May alternate head pa nga eh. So, iba't may dumi. Yan. Okay, so nakita nyo yung joint, diba? Ito na yung pagkakaiba ng joint. Yan. Joint na to. Okay? Kita nyo. Yan. Okay. So, ito ata naiikot, I think. Hindi. Pero yun, stago siya. Okay. Di ba? So, mukha lang silang magkuya. Wala ako nung isa pang kuya. Mas matanda siguro yung ninuno. Pero, siguro, pag-isipan ko kung may makakita akong sobrang murang gano'n. Na talagang gusto nilang i-dispose kasi meron na siyang ano tawag sa'yo? Shinkoccou Seihou. So, ayun. Di ba? Okay, so, hindi ko mapigilan na hindi siya i-move. Ito lang. Diba? Pero, ay, ako, siguro dahil nag-iingat ako, pero, uy, isa. Ayos yun ah. May parang ugat sa loob. Ito ba? Yun, isa sa pagkakana. Ito kasi ball joint lang ito eh. Kita niya. Ball joint lang itong version to. Pero pagdating dito, ayun. Although ball joint din naman din to. Pero, ayun, parang butterfly ata ito. I think. Ayan. Diba? Ang pangit ng kuko. Bakit ako nagre-review ng pangit ng kuko ko? See? Ayan. So, let's see. Tingnan natin kung matatanggal natin yung Kingston Flash. Pero, bago lahat, tanggalin muna natin yung kanya. Seal of authenticity and brand new yung plastic. Okay. Plastic na alam ko hinahatak lang na hindi mahatak. Okay. Yan. Diyan ka. Plastic na alam ko hinahatak. Pwede yan. Oh, ba? Makakita niyo. Makakita niyo mga kaibigan. Ultimo sa may bandang abdomen. May ugat. Ah, meron din naman pala to. Pero yung sa kanya, ano lang yun. Wet. Ito hindi detailed eh, di ba? So, yun nga. Yung balik tayo. Try natin tanggalin yung Kingston Flash. Ah, okay. Kasi natanggal siya. Pasok lang siya. May parang clip. So, ayoko tanggalin. Baka masira. Pero natanggal siya kasi nga. Sabi ko nga kanina, may nabibiling add-on na pamalit. Ito, unlike na ito, hindi ito natatanggal. Ayan, kasi nakalubog yan. Yan. Diba? So, yan lang guys. But, bago matapos yung video, pipicturean ko siya. Lagi ko sa ano, para makita niyo yung differences. Yung differences in static. Okay? So, hindi pa ako marunong mag-edit ng video, pero, guys, please subscribe, like, and share kung hindi naman hassle sa inyo, okay? Thank you.